Dito sa Barangay Pinagbuhatan, taon-taon, gabi pa lang pinaghahandaan na ang pista ni San Sebastian. Isa sa pinakamahalaga sa pista na ito ay ang tradisyon na pagpoprosesyon ng mga replika ni San Sebastian. Ang andas ay isa sa pinakamahalaga sa mga deboto ni San Sebastian na binubuhat ng mga namamanata, mapalalaki, babae, may edad o kahit na bata. At ito ay bubuhatin paikot sa baryo ng buong pananalig at pagmamahal sa santo. Bago ito iparada, inaayusan, dinadamitan ng garbo ang mga andas nito at ang mismong santo. Nilalagyan ng marami at magagandang bulaklak ang replika ng santo at ang andas nito. Ang kada uri at piraso ng mga bulaklak ay maingat na pinili at inilagay ng buong puso at pananalig sa santo. Pero, sino nga ba si San Sebastian at paano siya naging santo? Si San Sebastian ay isang santo ng Romano Katoliko. Isa siyang Romanong martir na pinatay noong persekusyon ng mga Kristiyano ng emperador ng Romang si Diocleciano. Isa sa mga unang naging sikat na santo at naging makulay ang pagsasalaysay ng buhay ang kay San Sebastian. Kaya madali siyang nakilala at pinagpugayan ng mga unang Kristiyano. Ayon kay San Ambrosio, na obispo ng Milan, Italy, at nagbinyag kay San Agustin, si San Sebastian ay isang tubong Milan at ang kanyang mga magulang ay mga Kristiyano. Isa siyang ulirang sundalo, hindi niya nais maging isang sundalo, subalit napilitan siya dahil napili siyang maglingkod sa bayan. Naging kapitan ng mga sundalo si San Sebastian sa Roma at malaking tulong ang nagawa niya upang saklolohan ang mga Kristiyanong pinag-uusig noong panahon ni Emperador Diocleciano. May mga nasulat na kwento tungkol sa kanyang pag-aalay sa mga martir na lakasan ang kanilang loob at magsumikap na maging tapat hanggang kamatayan. At dumating na ang panahon na siya mismo ay dapat ding magpatunay sa kanyang tapang at tatag sa oras ng pag-uusig. Inutusan ni Diocleciano ang mga sundalo na patayin si San Sebastian sa pamamagitan ng mga sibat at pana. Iniwanan nila si San Sebastian na akala nila ay patay na. Pero isang Kristiyanong babae ang nakatagpo sa kanya at iniuwi siya sa bahay upang alagaan at pagalingin. Nang gumaling siya, si San Sebastian ay muling nagpunta sa emperador upang ipahayag ang kanyang pagtutol sa marahas na pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Muli, inutusan ng emperador ang mga sundalo na bugbugin hanggang mamatay itong si San Sebastian.
Itinapon sa isang kanal ang kanyang katawan. Maaring namatay siya noong taong 288. At sa wakas, sa loob ng mahabang oras, natapos na rin ayusan ang santo at ang andas nito. Dumating na rin ang mga musiko. Umalis kami saglit para kunin ang pagkain na aming pagsasaluhan pagtapos ng pagoda. Sa kabilang street pala may mosque rin. Meron din. Sa lumibong ko. Malapit nang magliwanag ang kalangitan, isa lang ang ibig sabihin nito, malapit nang mag-umpisa ang taunan naming panata. At dumating na ang oras para ito ay iikot sa baryo na pasan sa mga balikat at isayaw ng buong puso. Patungo na kami sa aming pila na kung saan sama-sama ang mga replika ng santo. Ang mga kalsada ay puno ng mga tao, musika, mga dasal at kasayahan ng mga taong umaasa sa biyaya at kagalingan. Nandito kami ngayon sa pila, naantay namin mag-start yung pagoda. And dito kami lahat. Dito si Baste. Kamusta na? Ma, nandito na sa vlog ni Kuya Gepen, ma! Dito lang kami. Antay namin mag-start, tapos yun, samahan nyo kami dito. Masaya to. Shoutout po kayo, bati po kayo. Yes, shoutout sa mga mag-vlogger dyan. Hey! Best na buong pinagbuhatan. Yay! So yun, nag-aantay pa rin kami.
natin mga bata. Ano pong pakiramdam na nakasama po ulit kayo sa piyesta? Masaya, masaya po! Interview pala to, no? Pinabubuhay po ang buong Pasigueño. Ay, pinagbuhatan po! Masaya po magbuhat kahit nakakapag. Habang papalapit ng papalapit, mag-umpisa ang pagoda na lalong dumami ang mga tao. Dito, sa harap ng simbahan, binabasbasan isa-isa ang bawat replika ni San Sebastian. Dito, eh bawat kanto, may mga bumberong nakaabang sa inyo para basain kayo. Thank you.
problema. Tumigil saglit kasi ang haba ng ano, ang haba ng putol. Paus na ako. Ang saya, grabe. Dito, kumusta? Okay pa, okay pa? Good! Good! Sa layo ng aming nilakad, kahit na anong hirap, ay kaya naming tiisin. Iba pa rin ang saya namin habang buhat namin sa aming mga balikat ang andas ni San Sebastian. Kahit na gaano kahaba ang aming nilakad pasanang andas, mas mahaba at mas matatag naman ang aming pananalig. Patuloy pa rin naming isasayaw at sabay-sabay na sisigaw hanggang matapos ang pagoda. Sa kabila ng lahat, nangunguna pa rin sa aming mga puso at isip ang mga dasal at pasasalamat. Balikat tayo, balikat, balikat! Tinapos namin ulit ang pagoda sa isang mataimtim at malalim na dasal para sa aming gabay at pasasalamat. Panginoon, maraming salamat po sa kanayon na po pinagkaloob sa amin at sa lahat po ng tao na tumulong sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa San Sebastian, Panginoon, basta't tulungan niyo kami sa lahat ng aming pagsubok na buhay.
Kayo na kung bahala sa mga amin, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, Panginoon. Kayo na kung bahala sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala, Panginoon. Kayo na kung bahala sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng alam mo. Mata sa amin ang karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Salamat namin sa nagkakasala sa amin at San Sebastian! Dalaan mo kami! Ako si Ben at ito ang aking documentary vlog. Oh,